Sa iba pang balita, nakatakdang sumailalim sa drug test at inquest proceeding ngayong araw ang aktor na si Mark Anthony Fernandez. Matapos maaresto sa isang checkpoint sa Barangay Virgen de los Remedios sa Angeles City kagabi at nakuhanan ng 1 kilo ng marijuana. Nakakulong pa rin sa Station 6 ng Angeles City Police ang aktor. Ayon sa aktor, gumamit siya ng marijuana pangontra sa cancer. Sinabi naman ni PNP Chief Inspector Francisco Guevara Jr., Angeles Chief of Police, nakuha ang marijuana na nakapatong sa passenger seat ng kotse ng aktor. Kung maaalala, nakailang ulit na labas-pasok sa rehab ang naturang aktor. Told that it was told by your doctor to take marijuana. So, tama ba yun? Opo. Nung 19-something po, sinabihan po ang mama ko at saka ako po ng doktor ko po na pwede po kami mag-use ng marijuana. Alam mo, dapat pati yung doktor mo mapailan ng kaso because of illegal prescription, because use of marijuana is illegal. So why is it that your doctor will tell you to use marijuana? Well, marijuana is illegal. So hindi pwede yun. So, dapat pati yung doktor mo mapailan ng kaso. Sir, tapos ano po, gusto ko lang po explica yung sigarilyo po, di mo sa patas po, nicotine. Yung marijuana nga po, sa pagkakaalam ko po, hindi po nakaka-addict talaga po yun eh. So gusto ko lang po explain yung side ko po without, wala pong mali siya po. Yun na po. Alright, thank you very much. So gaano ka nakatagal gumagamit ang marijuana? Since 2008, sinabihan din po ako ng tatay ko, mula nung sa makabilang buhay siya, pwede po akong mag-smoke ng marijuana po. Mm-hmm. Yun po. Mm-hmm. So yung sinasabi mo na po, sir, ounce lang? Yung dala ko po ng araw na yun, ounce lang po. Sino naglagay ito? Sinasabi mo? Nung hinuhuli po ako, biglang may nakita ko po, pinatong po sa kotse ko. Pero yesterday po, sabi niyo sa akin, binibiling ko. Yeah. Bibilin ko pa lang, titignan ko pa lang, pero hindi ko pa nabibili. Or hindi ko pa decididong bilhin. Pero nilagay po sa kotse ko po. Yun po. Ano po yan? Sinabi niyo, bilhin mo. Hindi ko pa. Kumbaga, bibilin ko pa lang po. Pero nilagay po nga sa kotse ko. Hindi kanya mo bibilin sa amin? Hindi, dun po sa ano nga po. Hindi naman po ako nag-ano. Yun lang po, sir. Sana po, mas intindihin niyo po ako ng konti po. Yun lang po. Hindi po ako dito para mang BI po ano man. Gusto ko lang po makawala po ako dito, kung matatapos po to, hindi na po ako ulit. Mang ibang bansa na lang po ako sakali po. Pero kung dito po ako, hindi na po ako ulit. Gusto ko lang po sabihin. No. He should face his case. It's not bailable, so definitely he will rot in jail for the rest of his life. Mm-hmm. So, sabi mo din, Mark, kasi non-bailable yung pinail sa yung kaso eh. Sir, hindi naman niya po akong kalaban. Tapos, hindi po akin yun. Ang dala ko lang po ounce nun. So, I should not rot in jail, sir, dahil po, hindi naman po akin yung, kumbaga hindi ko pa nabibili po yung marijuana po nun, sir. Ayun, sir. At wala naman pong, yun nga po, bakit po hindi nyo intindi na, kumbaga parang naligal na po yun sa ibang bansa. So, thank you very much. Salamat, Mark. Punto po ito, makakausap natin si Ginoong Rex Cortez, presidente ng Kapisanan ng mga Artista sa Pelikulang Pilipino at Telebisyon o KPPT. Magandang tanghali po, Ginoong Cortez. Yeah, magandang tanghali, Ginoong Rafi at lahat ng nanonood ng GMA News. Opo, ano po yung reaction nyo dito sa tila sunod-sunod ng mga naarestong artista? Nauna si Sabrina M, sunod nitong si Krista Miller, at kagabi naman ay si Mark Anthony Fernandez. Nakakalungkot nga na nangyari ito.
sa gitna ng ating panawagan na pinipigilan natin na lumabas yung listahan ng mga artistang drug user. At sana naman makinig na yung mga kasama namin sa pelikula at telebisyon na mag-surrender na tayo, mag-voluntary surrender tayo at magpa-drug test para malinawan naman natin or malinis natin ang aming alay. Ginoong Cortez, yung inyo bang organisasyon ay meron ding sariling listahan ng mga pinaghihinalaang mga artista na gumagamit o nagtutulak ng illegal na droga? At ito po bang mga naaresto ay kasama rito? Wala kaming listahan at pero matagal na namin programa ito na pinapakiusapan namin na kung maaari, huwag nang gumamit ng pinagbabawal ng gamot ang mga artista natin para kasi alam natin na walang ibibigay na kabutihan, walang itutulot na kagandahan sa ating pangangatawan, sa health. Kaya nung araw pa, aktibo ang Actors Guild sa pagpuproduce ng mga anti-drug campaign katulad ng panahon ni FPJ. At hanggang ngayon, ng panahon ni Ron Enriquez, nagkaroon ng MOA, Between Pedea, and the Actors Guild. At kasi alam namin na ang artista ay nasisira ang kanyang trabaho pag siya ay lulong sa drug. At bukod po sa pakiusap at yung nabanggit nyo nga, MOA, eh meron pa ba kayong pwedeng gawin dahil tila hindi nakinig itong ilang mga artistang inyong kasamahan at nagpatuloy sa kanilang mga gawain kung totoo yung ibinibintang sa kanila ng mga pulis? Eh, meron naman kaming kampanya kasi na pakiusapan, word by mouth, at kanya-kanya kaming network, kanya-kanya kaming grupo na kung sino man ang kaya mong i-reach out, pausapin na ninyo. At ito naman ay we do this in confidence at available naman ang tulong. Kung kailangan i-rehab, ipapasok namin sila sa rehabilitation. Kung kailangan dalhin sa ospital para ma-detox, ay tutulong kami. Pero siyempre hindi natin maiwasan, meron pa rin mga grupo na in denial at ayaw pa rin mag-submit dun sa programa ni President Duterte. Kaya hanggang dun lang ang magagawa namin. Hindi namin sila pwedeng ipilitin o iobligahin. Yes, we understand. Pero mula noon bang nakiusap kayo sa inyong mga kasamahan? Meron bang nag-heed ng inyong call? Meron bang mga lumapit para magpatulong po sa inyo? Marami nang nag-respond at hindi ko makiklaim na yun ay dahil sa paghimok ng Actors Guild. Kundi yung iba sa kanila nagpusa na, nag-announce na sila na sila ay nagpa-drug test at may network katulad ng isang network na 40 sa mga pool of talents nila ay nag-submit na sa drug test. Kaya nga, sana naman yung ibang kasamahan namin, matuto na sila sa nangyari kay Sabrina at kay Krista at kay Mark Anthony. Ano bang kinakatakot nyo, Ginoong Cortez, na maaaring mangyari dahil kagabi ho, may discharge of firearm na, binaril yung gulong nitong aktor na si, sasakyan aktor na si Mark Anthony Fernandez, eh baka mas worse pa yung posibleng mangyari kapag kami mga artista nagpatuloy pa sa kanilang illegal na gawain. Yun nga, ang kinakatakot ko, bago umabot dun sa point na arrestin kayo, ididimanda at baka umabot pa sa hindi kanais-nais na sitwasyon na umantong sa pagkamatay or pagkasugat ng isang artista. At sana naman pwede namang tigilan na natin parang in the silence or in the privacy of your self. Gumawa ka na ng hakbang para
mawala ka na sa pinagbabawal ng gabot. Although, naniniwala ako na yung mga kabataan ngayon ay mas health conscious. Mm-hmm. Dahil alam naman nila na ang shabu ay nakakasira ng mukha. Dahil yun ang puhunan namin. Mm-hmm. Masisira ang yung ngipin, masisira ang yung cutis. Kaya yung mga nagpudroga pa rin hanggang ngayon ay mangilan-ngilan na lang yan. Mm-hmm. Hindi yan majority. Yun nga po yan sana. Ay kukunti na lamang. Yun nga po sana itatanong ko sa inyo, sa inyong honest assessment, gaano ba katalamak yung problema ng drug use, at least drug use man lang, at hindi na yung pagtutulak sa showbiz industry sa Pilipinas? Yun nga, ang sabi ko, mas health conscious sa mga artista ngayon. Mm-hmm. At marami na rin nasa Panginoon, they turn to spiritual things. Na kasi ang habol naman ng mga nagdodroga ay high. Mm-hmm. Itong high na ito ay makukuha naman natin sa ating Panginoon. Kahit ano man ang iyong religion, yung pagmamahal, yung pag yung care o yung blessings na may bibigay ay makakamit natin. Hindi natin kailangan magdroga para makamit natin yung kaligayahan na gusto nating matamo. Mm-hmm. Alam ho natin kung gaano katinding maging role model itong mga artista ng ating mga kabataan. Hindi lang mga kabataan, pero majority ng mga Pilipino siguro iniidolo itong ating mga artista. Paano kayo nag-reach out dun sa mga taong alam nyo or identified ninyo na gumagamit ng illegal na droga? Conscious naman sila na meron kaming social responsibility. Mm-hmm. Na tinitingala kami bilang idolo or modelo. Kaya ang responsibilidad namin ay mas matindi kesa mm-hmm. sa hindi kilala. Mm-hmm. Kaya dapat maging maingat at yung marami naman dyan na i-involve sa mga kilosan na nagpapausad or susuporta sa kampanya ni Presidente Digong at yun na, ang actor's guild ay taas ang kinukumpla yung mga kasamaan namin na gumagamit ng yung lalong-lalo na yung mga nagtutulak, umabot na sa punto na nagiging pusher na sila at doon naman sa mga user ay huwag silang mag-atubili, huwag silang mag-alangan. Lumapit sa amin at dadali namin sila sa tamang ahensya, sa tamang tao mm-hmm. para hindi na sila malagay sa alaman. Pagkatapos nito itong sunod-sunod na pagka-aresto ng ilang artista, patuloy pa rin ho ba yung pagtutol nyo na huwag sanang ilabas kung may listahan nga yung PNP dahil ang sinasabi ng Pangulo in the next few days or weeks, maaari na nilang ilabas yung sinasabi nilang listahan ng mga artistang gumagamit ng illegal na droga? Yung mga artista, pwede nilang ilabas kung ito ay isang drug lord, isang pusher, mm-hmm. isang drug protector. Kasi si Presidente Digong, hindi kasi naiintindan ng iba. Mm-hmm. Ang binabanggit lang o pinapangalanan nila ay yung mga drug lord, mga mm-hmm. drug pusher, mga drug protector, at yung mga involved sa drug trade. Pero yung mga user naman, kung kailangan pangalanan yung mga artista, ay huwag naman sana kasi nga kung gano'n ang mangyayari, pangalanan natin yung 3 milyon na gumagamit ng pinagbabawal na gamot dahil yun ang in-announce ni Presidente Digong. Mm-hmm. Mga abot sa 3 milyon ang mga drug users. So, ano naman ang pagkakaiba ng isang artista na user mm-hmm. na sila ay nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng pag-unawa, at kung kailangan i-rehabilitate, ibigay natin sa kanila yung rehabilitation ng kailangan at kung walang facilities, walang kapasidad, walang resources ng gobyerno para bigyan ng rehabilitation lahat ng ito, kami naman sa hanin namin mga artista, pwede naman kami ang magparehab sa aming kasamaan. Sa inyo bang palagay, sa tagal nyo na rin sa showbiz industry, meron ho ba talagang protector ng illegal na droga sa inyong hanay o big time pusher o drug lord pa sa showbiz industry?
wala naman akong, kasi binanggit ko lang yung drug detector kasi yun ang mga pinapangalanan ni Presidente Digong. Ang artista naman, paano ka magiging drug detector? Eh wala ka namang power, wala ka naman sa posisyon para magbigay ng proteksyon sa mga drug protect, yung mga drug lord na ito at mga drug pusher. Kaya tahanin namin, walang drug lord dito, walang drug protector. Kasi wala naman kami sa position na yon. Okay. Anyway, sige po, abangan na lang po natin yung mga susunod na hakbang at kung maglalabas nga po ng listahan ng PNP na mga sinasabi nilang gumagamit ng droga sa showbiz industry. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din at sa lahat ng nakikinig ng mga kasama namin sa pelikula, sana wag na natin abutin yung nangyari kay Sabrina, kay Krista at kay Mark Anthony. Salamat po. Si Ginong Res Cortes, presidente ng Kapisanan ng mga Artista sa Pelikulang Pilipino at Telebisyon.